ang atin pong pag-aaralan sa hapon na ito ay nandun pa rin sa binasa kaninang ng ating kapatid sa Matthew chapter 2, 1 to 12. So hindi na po natin babasahin at tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Aming dakilang Diyos, patuloy po kami na lumalapit sa inyo at humihingi ng patuloy na gabay sa aming pag-aaral mula sa inyong mga salita, sa aming muling pagsariwa ng mga pangyayari sa inyong sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming kahinaan, lalo na, Panginoon, ang magdadala ng inyong mga salita sa pangalan ni Hesus. Amen. In the book of Matthew, ay malinaw nating makikita ang pag-establish ni Mateo patungkol sa paghahari ni Kristo at ang kanyang kaharian na tinataguyod, Christ's kingship and his kingdom. We can see sa chapter 1 from the genealogy of Christ na si Jesus ay nagmula sa lahi ni Haring David. Matthew begin with these words, "The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham." Makikita natin na si Jesus ang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan patungkol sa isang hari na magmumula sa lahi ni David, na ang kingdom na kanyang i-establish is everlasting kingdom. Makikita natin throughout the Gospel of Matthew ang katibayan na si Jesus nga ang matagal nang hinihintay na pangako ng Diyos na Mesiya. Another proof ng kingship ni Christ ay nagmula mismo sa bibig ng mga Magi kung saan hinahanap nila si Jesus, who is the King of the Jews. At makikita natin in chapter 2 another messianic prophecy ang natupad sa pagdating ni Jesus bilang hari. Ngunit sa pagdating ni Jesus sa mundo bilang hari, ay umani ito ng iba't ibang reaksyon o tugon. Pagkatapos nilahad ni Mateo sa atin ang mga pangyayari bago ang kapanganakan ni Jesus sa chapter 1, kung saan nakita natin kung sino itong tagapagligtas na darating, He is Emmanuel, which means God with us, at ang kanyang misyon sa kanyang pagdating, and that is to save His people from their sins. Now in chapter 2, Matthew focuses on the prophecies regarding sa birth ni Christ and the unexpected arrival of people called the Magi or wise men. Upon their arrival, we will see different responses ng mga tao or reactions ng mga tao like the Herod the king, the religious leaders, and the Magi themselves. And their reaction sa balita na dumating ng hari ng mga Hudyo, walang iba kundi si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. And so this afternoon, sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral, ay ating pagtutuunan ng pansin ang iba't ibang naging reaksyon ng mga tao sa arrival ng tunay na hari. So let us consider three responses. First, the adoration of the Magi. Secondly, the animosity of Herod. And lastly, the apathy of the rulers. So there are three responses: adoration, animosity, and apathy. So first of all, yung adoration of the Magi. Now, who are these Magi? Very interesting and shocking, striking ang kanilang arrival. And we don't have a lot of information in the Bible patungkol sa kanila maliban sa what Matthew recorded for us here. Yung salitang magi o magoi in the Greek, and if it is used in the singular form, magus, where the Latin word magi is derived, that's why other
and other translated it as a wise man. And so, dito pa lang, makikita natin no, yung mga maling kumakalat na paglalarawan patungkol sa Magi. Na ang mga Magi o yung wise men, eh hindi sila hari. At hindi rin sila tatlo. Hindi ibig sabihin na tatlo yung gifts na binigay nila, eh tatlong tao lang yung nagbigay. Hindi rin sinasabi sa atin kung ilan sila o anong pangalan nila. Hindi sila si Caspar, Beltasar, or si Melchor, no? Hindi rin binigay sa atin yung means of their transportation. Paano sila nakapunta sa Judea? Kasi ang madalas nating alam, di ba, ang means ng transportation nila ay yung tatlong camel at may tatlong hari na nakasakay doon. Pero hindi sa atin binigay. And ang iba dito ay just a result of myths at mga traditions. So, mali po yung kanta na ano, no? Yung may tatlong haring nagsidalaw. Ang record lang ni Mateo ay nanggaling sila from the east. Well, most probably, they are Gentiles. The fact na galing sila from the east, others assume na galing sila sa Mesopotamia o Arab country. Others strongly say they came from Babylon. Dahil yung salitang magos in the Hebrew word ay ginamit din sa Daniel 2:2. Kung saan, ito yung pag-time na nagahari si Nebuchadnezzar sa Babylonia, eh nanaginip siya, di ba, at nais niyang malaman ang ibig sabihin ng kanyang dream. Tapos ang ginawa niya, pinatawag niya yung magicians, yung conjurers or the magos or astrologers and sorcerers. At kung titignan natin ang background ng Babylonian history and the Persian, kung saan merong mga Magi, eh makikita natin they are very interested hindi lamang sa astronomy, kundi sa maraming bagay. Involved sila sa pag-interpret ng dreams, sa study ng stars, and other human events. Kumbaga sa ating panahon, eh sila ay mga scientists. That's why tinawag silang wise men. But we don't know kung saan talaga sila galing. Hindi rin natin alam kung saan nila nakuha yung kaalaman nila patungkol sa isisilang na hari na si Jesus. Others say na influence sila nila Daniel and their friends. Ang alam lang natin ay nakatanggap sila ng kapahayagan na may isisilang na isang hari. At ang kanilang actions, ang kanilang travel na sobrang layo ay nagpapakita ng kanilang devotion na tunay na sambahin si Jesus. Sabi ng isang commentary, their actions make them deserving of the name wise men. Makikita natin that they were true worshipers of the true King. Sinabi sa verse 2, saying, "Where is he who has been born King of the Jews?" Sila ay diligent na nagsisearch. Yung salitang saying is ay in the present participle na marahil sa bawat bayan ng Jerusalem ay tinatanong nila, asan yung haring ipapanganak? They repeated this question over and over again sa mga tao. Where is this King of the Jews? And they said, "For we saw his star when it rose and have come to worship him." Now, pagdating po sa identity ng star, there's so many speculations about it. But one thing we can be sure about, ito ay kapahayagan ng Diyos para sa kanila. Sila lang ang nakakaalam nun. In the wisdom of God, he used the star to spoke and guide this Magi na maiintindihan nila upang marating nila ang kinaroroonan ni Jesus. Sila lang ang nakakaalam nun. Kaya nga makikita nyo sa istorya, eh suddenly nagtatanong sila kay
sa mga tao, di ba? So may time na nakikita nila ito, may time na hindi. At ayun ang maalam natin na God directly spoke to them. Even sa kanilang pag-uwi sa verse 12. In a dream, God spoke to them. And even pagdating sa star, ay kanila lamang, ang Diyos lamang ang nagpahayag sa kanila nito. Sa kanilang paghahanap kay Jesus, sila ay aware na hindi lamang ordinaryong hari ang kanilang gustong makita at sambahin. Isang hindi basta ordinaryong hari, hindi lang basta ordinaryong tao ito. Paano natin na nalaman na ganito ang kanilang pagkakakilala kay Jesus? We are told by the manner and of their posture and gifts when they saw Christ. Anong nangyari when finally nakita na nila si Christ? Sa verse 11, and going into the house, they saw the child with Mary, his mother. So, take note, no? Eh, wala na po sila sa sabsaban. Nasa bahay na sila. Anong ginawa ng mga wise men nang nakita nila si Jesus? And they fell down and worshiped Him. Literally, they prostrated themselves before Him. So, isa na namang madalas kasi nating nakikita, di ba, na sa, lalo na sa scene of nativity, eh, yung mga wise men na laging nakatayo, eh, dito nakita natin, nung nakita nila si Christ, they prostrated themselves. Talagang nagpatira pa sila at nagbigay galang at pagpupugay sa harap ng batang Jesus. At ang focus ng kanilang pagsamba, take note, ay na kay Jesus. Wala kay Mary. Wala kay Joseph. And they have rendered proper homage to Christ because they knew He was not just a mere king and a mere man. Kung titignan nyo, Mary and Joseph could have stopped them to worship Christ. Kung ordinaryong tao lamang si Jesus, dapat pinigilan sila ni Mary and Joseph na sambahin itong Jesus. Pero hindi. At hindi natin alam, no, kung gaano kalawak ang kanilang pagkakakilala kay Jesus bilang hari at bilang Diyos. And yet, they gave worship to Christ, isang pagsamba na nararapat lamang sa Diyos. Ngunit makikita din natin ang kanilang kaalaman patungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kanilang kaloob. Ito ay expression ng kanilang pagsamba. Sila ay nagbigay ng gold. Eh, ang ginto po sa Bible ay very precious sa kanilang panahon at ito ay nagsisimbolo ng royalty. Often, yung nagsusuot lamang ng gold ay yung mga hari at matataas ang katungkulan. And so the gold speaks of royalty. Eh, pagdating naman sa frankincense o kamanyang, it is often used for special occasions. Especially yung mga Hudyo po, ito yung ginagamit nila sa kanilang pagsamba sa tunay na Diyos. At pagdating naman sa myrrh o myrrha, ito ay isang expensive na pabango at ito ay ginagamit in preparation of bodies for burial. Biruin nyo, bagong panganak pero ibibigyan ng pabangong pang-burial. Ginagamit pang-imbalsa mo. Sa mga kaloob na ito ay makikita natin na ang pagkakakilanlan ng mga magi kay Jesus. Hindi lamang siya basta isang ordinaryong tao but a divine king, a divine man. Sinabi ni Hendrickson, "Gold, for he was and is indeed a king. Yes, King of Kings and Lord of Lords. Frankincense, for He is indeed God, and the fullness of Godhead dwells in Him. And myrrh, for He is also man, destined for death, and this is by His own choice." Now, anong gustong ipakita sa atin ni Matthew sa pangyayari na ito, sa arrival ng mga magi at kanilang adoration kay Christ? First, I want
you to know that the great news of the coming of Messiah, the great news of the coming of the Messiah, the Savior of the world, came also to the Gentiles. It came also to the Gentiles. Ang kapahayagan ng pagliligtas ni Kristo at ng kanyang paghahari ay nahayag una sa mga Hudyo, but also sa mga Hentil na katulad ng mga Magi. In that very house, kung saan natagpuan ng mga Magi si Jesus, the plan of God in salvation is being unfolded. At ano ang plan ng Diyos in salvation that is being unfolded? Na ang salvation na na-unfold yung plano ng Diyos. Well, we know yung prophecy patungkol kay Abraham, all the nations of the world shall be blessed. Sinabi sa Isaiah 11:10, a messianic prophecy, in that day, the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples, of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. So even ang mga Hentil na hindi originally tao ng Diyos ay maririnig ang magandang balita ng pagliligtas ni Jesus at mapapasama pa sa kanyang magiging tao. Gentiles too will be won for Christ. People from every nations and race will come to Christ. And Jesus will be worshipped not only by the Jews, but also the Gentiles. At ito nga ang nakita nating response from the Magi. They worship the King of Kings, the Lord of Lords, despite na hindi ganon kalawak ang kanilang pagkakakilala kay Jesus. But yung limited knowledge na yon na meron sila kay Kristo is enough for them na mag-travel ng napakalayo kahit na mapanganib to give Him honor and worship that He deserved. To seek Him, to see Him as divine King. Eh, how much more tayo, mga kapatid? Sinabi ni J.C. Ryle, have we not a thousandfold more evidence than the Magi had to make us believe that Jesus is the Christ? Beyond doubts, we have so much knowledge. Yet, where is our faith? Ngayong we see the fullness of God's glory in the face of Christ. Now we see that He is Jesus and He will save His people from their sins. Now we see that He is truly man and truly God. We have that high privilege to know Him through His words. Hindi ba't dapat lamang na ibigay natin ang pagtitiwala at papuri na nararapat sa Kanya? Na ipagkaloob natin ang buong affection at pagmamahal natin para sa Kanya na nagligtas sa atin? Ito ba ang iyong tugon nang malaman mo na merong tagapagligtas? Ang Diyos nagkatawang tao, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law so that we might receive adoption as sons? Yes, si Jesus ay naparito para iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan tulad ng nakita natin kanina. So the question for us, are you now in that journey of seeking, trusting, and worshiping Jesus? You may not have the gifts katulad ng mga Magi, but you can give what you have. Your heart, your affection, your devotion to Him. And God delights
to honor such worship, to honor such adoration, if it is founded on the true knowledge of His Son, our Lord Jesus Christ. Moreover, hindi lamang adoration ang makikita natin sa pangyayari sa pagdating ng hari na si Jesus, which is a positive response from the Magi, but sadly, negative responses. E sumunod ay yung animosity of Herod, yung pagkamuhi o pagkakontra ni Herod. Sinabi sa ating text, when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him, and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. Unting background pagdating dito kay King Herod. Itong si King Herod, according to na historian si Josephus, siya ay masamang hari. Siya ay gahaman at malupit na hari. He was crafty and bloodthirsty. That's why nang marinig ni Herod ang pagpapahayag patungkol sa pinanganak na hari ng Hudyo, siya ay na-trouble. That word, it means agitation. Siya ay na-alarma na may pagkatakot. Dahil para kay Herod, there must be no other king than me. Ngunit bakit merong balita na may pinanganak na hari ng mga Hudyo? Ngunit hindi lamang, kung mapapansin nyo, hindi lamang si Herod ang nakadama ng agitation. It says, and with Jerusalem with him. Eh bakit sila na-alarma na may pagkatakot? It is more likely because nangangamba sila sa kung anong gagawin ni Herod. Because kilala nila si Herod na very wicked, na kung papairalin niya ang kanyang kasamaan, lalo na may gantong banta, eh walang pakialam si Herod kung sinong mapatay niya. Anyone who is suspected to threaten his position or power is in danger. Kaya nga makikita natin later na ganun nga ang nangyari. Lahat ng 2 years old pababa, patayin. Dahil matalino siya, crafty nga siya, anong ginawa niya? Anong ginawa niya muna? Eh pinatawag niya agad yung mga chief priests, di ba? Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. And from there, somewhat, makita natin dahil matagal tong si Herod namuno, eh, namuno siya ng matagal sa Judea, meron siyang idea na yung Messiah at yung King of the Jews ay iisa. So gusto niyang malaman exactly saan siya ipapanganak by asking the Jewish rulers or religious leaders of his day to know exactly where to go. At nalaman niya sa Bethlehem. Ba? But pinairal niya muli yung craftiness niya. Verse 7, Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what the time the star had appeared. So, secret yung pag-uusap, di ba? And he sent them to Bethlehem saying, go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word that I may too come and worship him. No, in my imagination, no, feeling ko nakangiti ito si Herod eh. Parang nakikita natin sa mga palabas, di ba, yung mga hypocrite. Go and search diligently. And when you found him, bring me word that I may to come and worship him. But all of these words, as narrative tells us, all of these words are hypocrisy and part of his wicked plan. Herod concealed his real intention, his real response,
nang malaman niyang merong hari ng Hudyo na pinanganak. Meron pala siyang masamang balak. Sa kasamaan ng kanyang puso, hindi niya tinanggap si Jesus, kundi nais niya itong patayin. At madugo ang pangyayari. The Magi was warned na huwag nang bumalik kay Herod, at nang malaman ni Herod that he was tricked, hindi naman talaga siya niloko ng mga wise men eh. But anong nangyari? Eh parang nag-boomerang sa kanya yung deception niya. Yung craftiness niya nag-fail. But how through the words of God na sinabi niya that he will destroy the plans of those wicked people, he will destroy their craftiness. Nag-fail siya, that made him more furious, that he decided to kill. 2 years old pababa ay dapat patayin, because that's the estimated na edad ni Jesus nang makita ng Magi si Jesus. Ito ang naging response ni Herod nang malaman niya ang tunay na hari ay dumating na sa kanyang kasamaan, sa kanyang kayabangan, sa kanyang pagiging makasarili, ay tinanggihan niya ang Mesaya. Tinanggihan niya ang tagapagligtas. Ayaw niya si Jesus. Ayaw niya si Jesus. And how through the words of John sa mga gantong tao, tulad ng ating napag-aralan, in John 1:10, na kung saan sinabi to, doon, the true light which gives light to everyone was coming into the world. Referring to Christ, he was in the world and the world was made through him. Yet the world did not know him. Sa John 3 verse 20, it says, for everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light. E katulad ni Herod, at nang ibang hindi sumasampalataya kay Jesus, ayaw nila kay Jesus. Ayaw nila kay sa liwanag dahil sa kanilang minamahal na kasalanan. Si Herod nakita niya, itong Jesus, banta ito sa aking buhay. Because he loved his self so much. He loved his sin so much. At nakikita niyang sagabal si Jesus sa kanyang ambisyon, sa kanyang makasariling ambisyon sa buhay. And sadly, ito din ang tugon ng marami kay Jesus. Marahil isa ka sa mga ito. Although parati kang nakakarinig ng Ebanghelyo week after week, naririnig mo ang kadakilaan ng ginawa ni Jesus even this Christmas season. Maybe almost every day naririnig mo that there's God who became man to save sinners. The gospel is near to your hearing. And yet dahil mas mahal mo ang kasalanan, mas mahal mo ang sanlibutan, ay patuloy mong binabaliwala si Jesus. Ayaw mong isuko ang buhay mo kay Jesus dahil iniisip mo na once na magtiwala ka sa Kanya ay mawawala ang lahat sa iyo. Ang kasayahan ng sanlibutan at kasalanan na panandali ang nagpapasaya sa iyong buhay. Although naririnig mo about Christ, about heaven, about hell, because you love your sin so much, at ang kalayawan ng sanlibutan, you are ready to reject Christ, huwag ka lang mahinto sa iyong minamahal na kasalanan, sa iyong pansariling ambisyon, to the point that you even willing to face eternal judgment than to come to Christ. Marahil hindi mo lantarang sinasabi na ayaw mo kay Christ, parang si Herod, pero lumilitaw sa iyong buhay, sa iyong priority, sa iyong desisyon sa buhay, ang tunay na laman ng iyong puso. Wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos. Wala kang pagpapahalaga sa pagsamba.
Gagawa ka ng mga excuses para hindi pumunta sa church, para sumamba kay Christ. Mas pipiliin mo pa magkaroon ng trabaho sa araw ng Linggo kaysa sumamba kay Christ. Mas paglalaanan mo pa ng panahon at effort ang ibang bagay kaysa sa spiritual mong pangangailangan at kalaguan. Inaayawan mo si Christ dahil mas mahal mo ang iyong sinful lust, your greediness, your selfish ambition, sexual immorality, and adultery. Mga kasalanan na tinatago mo sa buhay. You are just like Herod. Doing everything you can upang mabura si Christ sa iyong buhay. Seeing Christ as threat to your temporal happiness, worldliness, and sins. Meron ka sa iyong buhay marahil na mas matimbang kay Christ, kaya patuloy mo siyang binabalewala. You would prefer to live a life without Christ in your life. You would prefer to live a life without any reference to God kesa mawala ang mga temporal na bagay at mga kasalanan na nagpapasaya sa iyong buhay. Na ang totoo ay hindi naman talaga totoong kasiyahan. But lastly, kung ang tugon ni Herod patungkol kay Jesus ay animosity, others respond in apathy. Hindi sila masyadong concerned kay Christ. At ito ay ang mga religious leaders. We are told that they were summoned by Herod to inquire to them. Why? Dahil magaling sila sa kautusan. Maalam sila sa salita ng Diyos. Kumbaga sa atin, they were Supreme Court ng kanilang panahon. Alam na alam nila ang patungkol sa pagdating ng Mesiya. Dahil sila ay mga experts na Hudyo. They are Jewish. Kaya nabigay nila without hesitation at eksakto kung saan isisilang ang Mesiya. They in fact quoted Micah 5 na ganito ang eksak na pagkasabi, "But you, O Bethlehem Ephrathah, you are too little to be among the clans of Judah. From you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from the old, from ancient days." Just a side note, it shows to us the credibility of the Word of God. Talagang walang palya ang salita ng Diyos. Just in chapter 2 of Matthew, prophecy after prophecy were fulfilled. E tunay na mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. At hindi ito papalya. But these religious leaders, alam nila na itong si Jesus ay pangakong Mesiya ng Diyos. They recognize that what prophesied by Micah is personal, historical figure who will born to Bethlehem. These chief priests and scribes had better and far greater knowledge about the Messiah than the Magi and Herod. Mas marami silang alam patungkol sa Messiah kesa sa Magi at kay Herod. They knew that Messiah will come to rule. Alam nila yan. Na itong Messiah parating, he will rule. And they too should also pay homage sa kanyang pagdating. And yet, nakita natin, imbis na samahan nila ang Magi to join them, to see the Messiah and worship Him personally, they were unconcerned. Wala silang pakialam.
They knew the Messiah, but they did not believe Him. Consequently, ang kanilang apathy kay Christ. When Christ began His ministry, their unconcern turned into persecution and rejection of Christ. Pagkalaon ay gusto na din nilang patayin ng Messiah. That's the response to the goodness of God. That's the response to the grace of God in Christ Jesus. They wanted to kill Him. They wanted to crucify Him like Herod. And again, how through the words sa sinabi ni John sa chapter 1, 10 to 11. It says there, He was in the world, and the world was made through Him, yet the world did not know Him. He came to His own, to the Jews, and His own people did not receive Him. Lumabas din sa kanilang buhay that eventually they joined the rejection and animosity of Herod sa kanilang buhay. Sinabi ni John Calvin, pagdating sa attitude ng mga religious leaders na ito, he said, they displayed wicked ingratitude for the sake of salvation which had been offered to them. They were unwilling to undergo any risk and cared less about the grace of God. Biruin nyo. Nasa harap na nila ang Messiah. Alam nila ang patungkol sa Kanya, and yet they cared less about the grace of God. Is it not the attitude of many sa ating panahon? Hindi ba ito rin ang kalagayan ng ibang tao sa ating panahon? Marami silang alam kay Christ. Alam nila si Kristo. Alam nila si Kristo ang tanging kailangan nila para maligtas. Marahil natuturo ito sa kanila simula ng kanilang pagkabata. You know why Christ? You know why Christ came to this world? You are a religious person? Hindi ka marahil kasing sama ng iba? At umaattend ka marahil sa church every Sunday? And you hear many truths about Christ? You even profess that you are a Christian? Sinasabi mo Kristiyano ka, and yet wala ka kay Jesus. Wala kay Jesus ang iyong kagalakan, ang iyong pagmamahal. You cared less about Christ and what He has done. You maybe have lots of knowledge about Christ in your head, like these religious leaders, while there is no grace in your heart. Your heart is far from Christ. Hindi mo nga nire-reject ang patungkol kay Jesus at ang kanyang salita, ngunit yung kaalaman mo patungkol kay Jesus ay ayaw mong itungo sa pagsunod sa Kanya at pagmamahal sa Kanya. Kontento ka na sa iyong religious routine at ayaw mong lubusang sumunod kay Jesus. Kontento ka na pumunta sa church tuwing Sunday, kanta ng hymns, upo dito, tayo, uwi. Pero kung sabihin sa'yo ni Christ, kailangan mong iwan ang kasalanan na yan. Kailangan mong magtiwala sa akin. Kailangan mong sundin ang kalooban ko. You would care less. Wala kang pakialam. Sapat na sa'yo ang head knowledge and just a religious routine. One writer says, let us all beware of resting satisfied with head knowledge. It is an excellent thing when rightly used, but a man may have much of it
and yet perish everlastingly. You may have much knowledge about Christ. You know the routine and yet perish everlastingly. So ang question for us, ito ba ang kalagayan ng buhay mo ngayon? Is this the state of your heart? Suriin mo ang kalagayan ng iyong puso. Because my friends, if this is your condition, you are not far to perish everlastingly. Because naturally, my friends, you are like Herod and these religious leaders. You are haters of Christ. At ayaw mong si Kristo ang mamuno at maghari sa iyong buhay. You always reject Christ. My friends, don't stay in that condition. Dahil terrible ang sasapitin ng mga taong patuloy na naririnig ang ebanghelyo and yet they always respond in rejection. It is a terrible choice when you willfully reject the Savior, the only hope for your salvation. It is a terrible choice when you willfully reject the only hope for your salvation. Mga kaibigan, hindi mo matatakasan ang panahon. Naharap ka sa Christ of this Christmas story. Hindi mo matatakasan ang judgment ng Christ of this Christmas story. At sa kanyang pagbabalik, He will take vengeance to those who reject Him and they will be forever punished in eternal hell. Jesus will crush His enemies and those who in rebellion reject Him. Unless now you say, katulad ng pananalita sa ating hymn, unless now you say, take my heart, it is thine own, it shall be thy royal throne. Unless now ay hinto mo ang iyong pagre-rebelde sa Kanya at aminin mo ang iyong pagkakasala, talikuran mo ito at lumapit ka ng may pagsisisi at pagtitiwala tangi lamang kay Jesus. Si Jesus na pumarito sa sanlibutan upang ialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo as we saw, para sa kaligtasan ng mga taong maglalagak ng buhay sa Kanya. The God who became man, who died on the cross to save sinners, is calling you today. Come to Him, surrender fully your life to Him, and you will be cleansed from your sins, and you will be saved. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, we are thankful again for reminding us sa mga katotohanan na nilahad niyo sa amin patungkol sa different reactions of people when the true King arrived. May we identify ourselves katulad ng mga Magi and not Herod and religious leaders of his days. Though they have the knowledge of Christ, the gospel is so near sa kanilang buhay, and yet tumugon sila sa goodness ng Diyos by crucifying His only begotten, Your only begotten Son. O Panginoon Diyos, tunay na sa biyaya lang talaga ang kaligtasan. For we know, Lord, that we too were once haters of Christ. We're once people
who deliberately reject Christ in our hearts. Hindi man namin ito lantarang sinasabi sa aming bibig. And yet, we are contented, Lord, to live a life without any reference to Christ. And yet, by your grace, you saved us. You show to us, Lord, the true condition of our hearts. And you change our hearts, a heart na matigas, parang bato, walang takot sa Diyos. At pinalitan mo ng puso, nagmamahal, nananampalataya kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. In Jesus' name.